Hello guys, good morning. Today po ang setup natin ng PhpMyAdmin. And paano siya install and paano siya papalitan ng ibang port from port 80 to another port. So access lang natin muna sa ating terminal. Ang ating Ubuntu server. Step, kailangan update. So yung link ilalagay ko na lang sa description mamaya. So bali tong sinusundan ko yung tutorial sa community site ni DigitalOcean. So, bali, copy-paste ko na lang ito. So, Apache, kung mix kayo, HTTP or pag Apache, so Apache yung gamit natin, so dapat pindutin mo Apache. Browse natin, check natin, umakas natin si PhpMyAdmin. Yun. So, successful install yung PhpMyAdmin natin. Ngayon, kailangan natin i-activate yung user natin para ma-access natin and makapaglagay tayo ng makagawa tayo ng database or any modification sa ating data sa database. Kasi mas maganda rin kasi meron siyang PhpMyAdmin, mas mabilis gumawa ng database and hindi masyadong mahirap. Hindi kagaya kapag terminal ka, talagang mahirap, medyo mahirap kung hindi ka sanay. So next, natapos na natin installation, na-access na natin UI. Na-restart na natin. So, enable lang natin si MB string kasi baka may magkakaroon tayo ng error mamaya. Then, okay na yun. So, dito pasukin natin yung eto na. So, para dito kasi ang ginawa niya, si root user ang ginamit niya para sa PhpMyAdmin. So, pwede naman tayo mag-create ng ibang user para siya mismo yung makaka-access. So tulad nito sa amin yung ginawa niya. So sa amin na yung maging na mabubuksan niya. Okay. So okay. So MySQL. So pasukin daw natin si MySQL. So ito. MySQL. So i-alter natin, kailangan
try natin siyang i-access ngayon gamit yung root. Diba? So root user yung gamit natin, so full privilege. So syempre pag ganyan, hindi siya ganong secured ang account natin. So ang mas maganda rin, kung ikaw ang system admin, ikaw lang yung may hawak ng root. So lahat ng may access ng database, ikawan mo sila ng kanya-kanyang user, and kung ano lang ang database na pwede lang galawin, doon lang sila. Ngayon ang ginagawin niya naman, so parang gumawa siya ulit ng other user. So gawa tayo ng user. Sorry pala. Wala na pala yung password natin. So, gawa tayo ng user. So, yung password natin. Check natin yan kung ma-access na natin yung bagong account natin. So, doon sa admin na. So, pag-upload dito. Wala. So, tingnan niya. Wala siyang database. Tulad nito, wala siyang naka-allow na database. So, kung gagawa tayo ng database niya, so, dito, kinarant na niya for admin privilege. Naka-enable na rin yung root natin, so dapat lahat ng user hindi sila nakagarant ng admin privilege. So tignan natin, ito ginarant ko local, so kasi makikita niya kung ano yung laman ng database natin. Para viewer pa rin siya, hindi siya pwede mag-delete, hindi siya pwede mag-create ng database. So example, doon tayo sa root, i-assign natin. Kaya dito makagawa tayo ng database.
So pag so mayroon na okay, so this is privilege to page. Okay. So yan, successfully install ang PhpMyAdmin natin. Ngayon, next step natin kung paano natin itong papalitan with additional port na port ng 8081 or 8089 na port. So una, kailangan nating i-set up ang change port from another port. So punta lang tayo natin, punta lang tayo muna dito, copy natin ito. So sudo na no phpMyAdmin. So change ko na ito. Guys, yan, hindi ko na ma-access si phpMyAdmin, pero kapag pukuhin ko yun, lalagyan ko na lang ng port 8089, pasok ka na agad sa phpMyAdmin. So yan, so kukin natin yung user natin. Yan, so okay na yung phpMyAdmin natin. So from port 80 naging port 8089 na siya. To secure naman, usually kasi binablock to eh. So may built-in port naman si Ubuntu, yung UFW. So pag in-enable mo yan, pwede ka i-allow mo lang dapat na nakalaw na port for secure, for security purposes sa iyong server. So guys, thank you for now. Yan muna yung magiging tutorial natin. Susunod
ang gagawin natin yung isi-set up na natin yung ating shorten URL na open source software para sa inyong kung may mga business ads kayo or marketing, kasi yung iba gumagamit ng bit.ly para shorten ang URL. Ito personal na website mo para sa shorten URL. Thank you guys and have a nice day. Pa-subscribe lang po and like HB tutorial para sa updated, and pa-click na rin po yung bell para sa updated tutorials na ipo-post ko po dito para sa ating Linux server. Thank you guys.